Isang kumikinang araw, kumikinang sa na araw sa ating lahat, 'di ba? Ano ang dahilan ng iyong pagkinang ngayong araw na ito? Naksa. Actually, dahil nga doon na parang na-pressure ako doon sa kumikinang na ulo. Eh. O bakit? Kaya nag-ahit ako. Sabi ko, kinakla ko mag-maintain. Correct! Kailangan mapanindigan ang kumikinang na ulo, di ba? Pero sa true laloto lang halong Eklavu, iba-iba yung dahilan ng kung bakit ang isang tao nagkikinang-kinang. Mm-hmm. Yan, di ba? Maaaring physically. Correct. Physically, sumusuot siya ng mga shining, shimmering, splendid na mga bagay-bagay, di ba? Uh-huh. Or di naman kaya, mayroong mga tao na kaya sila kumikinang kasi deep inside, yung overflowing sila with happiness. Yes. Di ba? Yung ganon, may aurahan silang para correct. Bright, sunshiny, and exciting. Ganun. Yeah, makikita mo daw yan sa mata eh. Oo nga, oo, totoo. Kahit nakangiti yan, pero yung mata ko minsan, medyo malungkot. Makikita mo talaga True. Yan yung mga bagay na yung mga anak natin, hindi nila kaya magsinungaling tungkol dyan. Oo. Yung sasabihin nila sa atin na okay lang sila, pero yung mata hindi makatingin, o kaya yung mata malamlam. Yan. Oo. Pero natutuwa ako doon, nabibilib ako doon, naalala mo yung ano, yung nagkaroon ng yung kaso ni Johnny Depp tsaka ni Amber Heard. Oo. Na merong mga nag-iinterpret nung ano, yung mga gestures. Ano, mga movements. Oo, sabi ko, ang galing ang naman. Ang galing, no? Ang galing. At ang maganda dito, wait lang, yung mga nag-interpret ba, mga judgmental lang? Baka kasi judgmental sila or actual hindi, pinag-aralan talaga nila eh. Yung mga paggalaw ng mga kilay. Oo, correct. Yung ano, paghawak ng ilong. Oo, yung pag, yung palms na naka-open, kamay na naka-cross up. Yan, oo. Diba? Yung mga ganun, meron daw talagang meaning. Yan. Alam mo ba dati, ano, bago ako nag-take up ng business management, ang gusto ko talagang kunin nung college, psychology. Uy. Oo, yun talaga. Kasi yan, gusto ko yung mga ganyan. Yung parang naiintindihan ko kung bakit siya ganyan. Yung parang, ba't ganun siya gumalaw? Bakit siya galaw-gaw? Bakit siya panayang yaw-yaw? Ganun. Kasi kahit hindi ka kumuha, mga babae naman sa kanyo. Ay, mga babae, mga psychologist. pero at least naman, Jeds, kapag ka sinabi kong ano, may basis kung medically nag-aral ako. Ngayon kasi, pag ginudge ko isang tao, kasi judger na ako. hindi kasi napag-aralan ko yun sa psychology. Sinabi lang sa akin ng nanay ko na, hindi ko sure anak kung may pera dyan, sabi niya. Kasi, hindi niya na daw ako kayang pag-aralin after. Kasi, parang syempre, pag ganyan, dapat magdo-doktor ka pagkatapos. Oh. Yung nanay ko, Gina, para ano, magkaroon ng bagong electric pan sa bahay. So, sabi niya, mag-take up ka ng business management. Sabi niya. Kasi hindi siya ordinaryong correct. Yung psychology, di ba? Parang ano. Pagkatapos mo, anong gagawin mo? Yes, yun yung tanong niya. Pagkatapos, anong gagawin mo? Lalo-lalo na kung hindi ka magdo-doctorate. Oo. Sabi niya, saan ka pupunta? Ano yung magiging marites ka? Oo. Oy, correct. Interpret kita, di ba? So parang, baka mamaya, sabi na nanay ko, baka mamaya ang interpretation nila sa'yo, manghuhula versus psychologist. Umuwesto ka nun diba? Sa Quiapo. Maglagay ka ng bolang kristal. Diba? So, so ganun. So alam mo, nung iba talaga kapag nakikinig sa magulang eh. Mm-hmm. So true enough, nakinig naman ako sa nanay ko. Uh-huh. So dapat makinig po tayo sa mga magulang natin kasi minsan, mayabang tayo masyado porque alam natin na tayo'y ano na, may kaalaman na. Mm-hmm. Lalo na ngayon. Mother's sobra. Knows this. Oo, pero iba pa rin ang mga nanay kung paano nila nalalaman. Uh-huh. So nakinig ako sa kanya. Ayan. Pero alam mo ba yung famous line ng mga nanay talaga na sinasabi na papunta ka pa lang, pabalik na kami. Ako. Dati nung panahon natin nung kabataan, hindi natin maintindihan. At saka naiirita tayo pag sinasabi nila yan, sasabihin natin, eh ba, ano naman magagawa naman kung babalik ka na, di ba? Parang kasalanan ko pang pabalik ka na, di ba? Galit tayo. Oh. Pero ngayon, gets natin. Oh. Lalo na yan, Jigs, nung nagkaroon ako ng jowa na hindi talaga gusto ng nanay ko. Nung time na yon, hindi niya gusto, meron siyang pakiramdam. Mm. Eh, alam mo naman, sobrang crush ko si Piolo Pascual. Uh-huh. So, sobrang crush ko si Papa P. Ang pagtingin ko, ewan ko, nakita mo yung lalaking to sa office ever. Hindi ko sure. Uh-huh. Anyways, kasi saglit lang naman. So, may feeling ako na kamukha niya talaga si Piolo. Okay. Tapos, yung nanay ko talaga parang, hindi niya kamukha. Hindi niya kamukha. Tsaka may nararamdaman talaga ako dyan, ano, may something talaga dyan. Oh. Meron talagang, ang bigat ng loob niya. Yung parang,
sinusuhulan ko na yung ano, sinasabi ko dun sa jowa ko, parang, alam mo, ang favorite niyan, yung mga tsokolate na Cadbury, ganyan. Cadbury, Bacanaman. Sabi ko, so yun yung fruit and nuts, sabi ko na variant, yun yung gusto niya, yun yung ibigay mo. Binabribe. Parang kumbaga tinuturuan ko siya, para naman gumaan yung loob ng nanay ko sa kanya. Oo naman, ina-accept niya, manaawa naman siya kung hindi niya naman tanggapin. Pero sa totoo lang, syempre gusto na nanay ko yung tsokolate. Pero deep inside, she's very vocal in saying na, hindi ko siya gusto. Meron siyang, may kinang siya na parang may mali. Speaking of kinang, di ba? Merong may parang mali. And true enough, fast forward, napag-alaman na ang guy lalo na ite, my Diyosawa, hindi ko alam! So, patay tayo dyan! So once in your life, naging kabit. Hoy! Hoy! Jack, hindi ko naman alam! Hindi ko alam! yun talaga yung sabi ko sa kanya, grabe ka sa akin. Ginawa mo pa akong kabit na hindi ko alam, pambihira. So, syempre, nung nalaman ko yun, goodbye na. Diba? Bye-bye na. Yung nalaman mo, tas tinuloy mo pa rin, hindi ka na victim nun. Yeah, no. Kabit ka na talaga nun. Pa-victim ka na. Oo, ako, pa-victim talaga. So, yun. Parang, so, alam na nanay ko na, okay. So, simula nun, gets ko na kung bakit. Tas lalo pa nung naging nanay na ako, Jigs. Ang lagi kong, kasi lagi sinasabi ng nanay ko, sana kung may mapapangasawa ka naman, yung kaya namang bigay yung gusto mo, yung hilig mo, yung aalagaan ka naman. Kasi itong lalaking to, aminin ko na Jegs, para lang magkita kami. Ako pa nagda-drive, inahatid ko pa siya, mga ganun. Tapos, Yolo Pascual kasi. Okay na sa akin, mas importante naman, guwapo. Alam mo naman yung mga babae, minsan tanga talang sa pag-ibig. Tapos, hindi niya ma-upsize yung ano ko, value meal ko sa McDo. Alam mo, hindi niya maging medium yung fries. Ganun ka gipet. Tapos ako, bilang bata, ang pinaglalaban ko talaga nun, parang, grabe naman, hindi naman din tayo mayaman ah. Mm-hmm. So, syempre, bigyan naman natin ng chance yung taong ito, parang ganun. So, teka lang, sa naririnig ko na kwento sa'yo, nung bata ka pa, naging sugar mommy. Naging mistress. Grabe yung pinagdaanan mo. Grabe. Nung sinabi mo yan, parang ang layo ko sa langit. Parang buti na lang talaga. Nung Sabado, nag-mass wedding kami. Sinasabi ko na nga ba, talagang dagdag ligtas point sa langit yan eh. So may mga ganung mga pinagdaanan. Mm. Alam mo nga, sabi ko nga, Jegs eh, favorite ba ako ni Lord? Mm-hmm. Parang feeling ko kasi nasa... Alam mo yun, eto, pag halimbawa, binabato ko ng problema, o kaya may mga nangyari sa akin kakaiba, may feeling ako katabi ako literal ni Lord. Bakit? Mm. Kasi parang ako yung una niyang pinipili, katabi ko, ito muna si paeng ko. May mga ganun. Yun naman din yung I learn from all those. Exactly. Yun naman yun. Yun diba? Naman ang pinaka-importante, yung mga napagdaanan natin. Yes, di ba? Na, yun yung magpapalakas sa atin. Correct. Na at the end of it, kasunod, naging mas ano na ako, mas wise na ako sa mga susunod na relationships. Oh. Hindi na basta-basta ang nagtitiwala porque kamukha ni Piolo Pascual. Oh. Pero kung dito mga kabisyo, no, kung isipin natin, napaka-amazing talaga ng wisdom ng mga nanay. Totoo. Meron kang nakikita na hindi nakikita totoo ng iba. Totoo, may ganun sila. Tsaka pansinin mo yung mga nanay. Kahit halimbawa may anak sila na bumahing. Uh-huh. Kahit na yung anak nilang bumahing nasa baba, kunyari second floor si nanay. Uh-huh. Bumahing yung anak na maliit lang na rinig. Sino may sipon? Sinong inuubo dyan? Ako ganun ako eh. Parang, sino may sipon? Ba't may sumisinghot, di ba? Pero kung tutusin, na ang layo niya. Oh, pero yung tatay, wala lang, di ba? Wala lang. Alam mo, so, pasensya ka na, Diego, pero ang tatay, every Father's Day lang. Eto nga, nung nakaraan, yung anak namin. Na hindi nakikinig. Tayo, ano oras bang pasok niya? Para pag ganitong oras, nasa hindi natin... To, oh, yeah, perfect. Oh. Oh. May ipinakilala sa amin. Na babae. Tapos? Girlfriend na. Huh? Ay, syempre, wait lang, teka lang. Ilan taon si Justin? Ano na, parang 16. 16, okay. Tapos? Sabi ko sa misis, Stoy, ano, umayos ka. Kasi iba talaga yung ano ng nanay, parang tinitingnan. Diba? Pero ikaw, wala lang. Pero si Let, parang... Bayan, may comment siya dun sa girl? Wala naman. Wala naman. Alam mo yung mata? Oo, correct. Kahit hindi nagsasalita. Nakatitig, correct. Ba't ano ba ginagawa? Wala lang, tinitingnan.
niya, parang ino-observe. Oh, oh. So, ganun naman talaga yung mga nanay. Ganun. Alam niyo po, mga kabisyo, they mean well. Mm-hmm. Hindi naman nila, hindi naman para pigilan kayo sa mga kaligayahan mm-hmm. ninyo. Walang ganun. Oh. Ang sa kanila, gusto nila mapabuti kayo. Oh, diba? Parang nag-automatic dun sa protective mode. Correct, correct. Ganun kaagad yung mga nanay. Kaya, nung sa nanay kay mami mo, oo, ganun ang nangyari. Protective mode siya. Oops, may something para to. Para may sensor sila. Correct. Uy, may nagpumula. Correct. May red flag. Oo, red flag. Na ikaw bilang bata. Hindi mo makikita yun. At dahil papunta ka pa lang at pabalik na sila, hindi mo talaga makikita. Makikita mo lang. Kamukha mo niya si Piolo Pascual. Hindi natin makikita yung iba't iba pang mga bagay-bagay na nega. At nung naging nanay na ako, sabi ko, ay, na-realize ko nga pala na kung gaano yung katindi yung binibigay namin na pagmamahal at pag-protect kay princess, gusto namin, kapag ka merong lalaki na finally na aanin siya, jojowain, dapat naman yung worthy, hindi yung ano. Dati kasi hindi ko naintindihan yun parang bakit nangingialam? Ba ay nagmamahal lang naman? Yung mga ganon. Ang logic kasi dyan, kung titingnan mo. Logican mo na yan! kung titingnan mo, meron silang experience na hindi pa natin na-experience. Correct. At doon sila, ang decision kasi... Ay, wait lang. So, ibig sabihin na, ko naging kabit? Hindi man nakikita sa tao pag-uugali. Yes, correct, correct. Tayo, hindi pa natin nakikita yan. Hindi pa natin. Kaya tama. Ang judgment natin, nandun lang tayo. So, kung anong information ang pinaprocess ng utak totoo, natin. Totoo, samantala sila sa ang haba na ng yes. buhay nila. Doon nila pinaprocess. Kaya iba yung judgment nila correct. Sa mga bata kaysa sa mga adult. Kasi nga, with age comes wisdom. Yes. At kung may edad ka na at wala ka pa rin wisdom, Diyos ko po. Natatakot ako para sa'yo. Dapat natututo ka na! Hindi pwedeng hindi! Diba? Kasi kabuangan na yan. Correct. So makinig, I think the major lesson for today, Jigs, talaga naman, pakinggan po natin yung magulang natin. Yeah. Kung halimbawa ikaw, ganyan yung pinagdadaanan mo ngayon, uh-huh. ito yung sign mo. Uh-huh. Makinig ka sa nanay mo. Nag-oppose, alam mo naman pag-hurting tayo, hindi tayo makapag-isip ng tama, correct. hindi natin naiintindihan yung side ni Mudra, or Ate Pudra, baka mawalan tayo ng listeners, fathers left the group. Yung mga fathers, di ba? They mean well. Yan. Yun lang yun. Yun lang yun. Posibleng mali ang kanilang pamamaraan, pero ang gusto nila mapaayos kayo. Correct. Di ba? Yun lang yun. Wala naman silang ibang intention. Di ba, Jake, sa ano mismo, nakakaalyo na kapag ka sa animals, yung protective instinct nila sa kanilang mga anak, ganun na lang katindi. Merong mga isda na para i-protect yung kanilang mga babies, yung mga itlog, kinakain nila, nilalagay lang sa mouth. Oo. Para hindi makain ng ibang predators. Correct. Oo. Tapos palalabasin lang kapag ka-safe. Naisipin mo yung mga ganong sacrifice. Yung seahorse. Ano yung seahorse? Ano ba yung seahorse? Akala ko may dagdag ka lamang ka today. Yung seahorse, diba sila yung nanganganak tapos nilalagay sa lalaki. Yung lalaki yung dadalan tao talaga. Oh, whatever it is, protective instinct. Kasi alam nila lalaki pa rin yung magpo-protect sa sa kanyang offspring. Yung kangaroo. Ano daman daw yung kangaroo? Wala lang. yung turtle. Turtle. Turtle siya, wala rin. Hindi ko sure. Yung lamok. Ano yung lamok? Wala rin. Ay, naka! Nakakaloka ko siya! Exit na muna tayo for now. Kumikinang na ulon, Diego Bandido. Ganun din, kumikinang na ina. Galiana! 2019, on the beach and we vibing. Cold ones on hand, we excited. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Itago nyo na lang ako sa pangalang Violet. Sana po ay ma-feature itong sulat ko kasi lagi po akong nakikinig sa inyo. Sumulat po ako para ibahagi ang aking kwento ng pag-ibig. Alam nyo, kapag nakikita ng iba yung pormahan ko, iniisip sa tanista ko. Bakit? Grabe. Ano klase pormahan? May sungay ka ba? Yung may pabuntot ka ba, Fred? Violet, ha? ano yung pwede nating maisip na pormahan ng isang tao na satanista? Puro itim? Imo, siguro yung mga may eyeliner, ganun. Hindi ko na baka nagpatatusan ng sungay baka. Dito. ito na-explain niya. Sabi niya, ahit yung kilay ko,
Maraming piercings, mm-hmm. dark lahat ng accessories, at may microbangs. Ano yung microbangs? Pagkamalit-lit siguro. Mini? Hindi po relate si Diego. Try ko nga yun. Ano yung microbangs? Makakaloka! Kaya naman, nagulat ako ng maraming mag-match sa akin nang sumubok akong mag-dating app. Uy, maraming may... Alam mo... Buti na lang talaga, Jig. Sa totoo lang, nabuhay tayo dun sa mundong... Wala sa panahon mo. Oo, malamang nandun ka, tambay. Mahirap na daw eh, pero malamang tambay din ako ng dating app. Pero kasi, ang boring kasi ng dating apps. Yung iba may itsura, wala namang substance. Yung iba may substance, pero puro tahol lang. Hanggang nakilala ko si Lynn. Magkasundo kami sa maraming bagay, kaya unang pag-uusap pa lang namin, inabot kami ng alas 5 ng madaling araw. Simula noon, excited na akong makausap siya. Siguro nga, nakasuot ako ng rose-colored glasses kaya hindi ko nakita ang red flags. Na too good to be true siya. Nawala siyang ginawa kundi purihin ako mula ulo hanggang paa kahit hindi pa kami nakikita. After 2 months, dumalang ang replies niya. Busy daw. Hanggang sa nawala na lang siya sa buhay ko. Walang goodbye, walang closure. Hindi ko alam kung nabore ba siya, pero yung last words niya sa akin, gusto niya ako. Kasinungalingan. Nahirapan ako mag-move on kasi kapag ginose ka, para kang nakakapit sa sinulid. Ay, totoo yan. Talaga? Totoo. Talaga? Kailangan ng closure, hindi pwedeng hindi. Ako pa naman, kapag may gusto ko at pilit umalis, hindi ko pinapakawala ng walang kalmot. Uy. Ay, kaya pala, satanista mo. Kaya pala, hindi pinaalis ng walang kalmot. Sana sinabi niya na ayaw na niya. Hindi yung nangangapa ako kung ano na ba. Ay, ganun! Tuloy hindi ko na maalala yung boses niya at yung kulay ng mata niya. Ganun katindi ang galit ko kasi iniwan niya ako sa kawalan. Ay, ganun ba? Ganun ba talagang Ewan ko, ba't mga ginose? Ganun! Naranasan mo na ba mag- Ay, mamaya, tanongin natin yun. Anyways, graduate akong cum laude. Kaya as a reward, pumunta ako sa Canada. Taray, ikaw nag-graduate ka? Ha? Ano, saan ka pumunta? Sa mundo. Ako, Diego, graduate din akong cum laude. Oh. Jollibee, yun yung reward. Masaya naman doon, Jollibee, beke naman. Nasa ice skating rink ako noon, kinakapa ako pa kung paano ng halos sa Canada. Ano nga? Oo nga. Kinakapa niya kung paano mag-skate. Ayan. Kinakapa ako pa kung paano nang halos mawalan ako ng ulirat. May tumama sa hita ko at sa sobrang sakit na paupo ako sa yelo habang namimilipit. Narinig ko na lang na may nagsosorry sa akin at tinutulungan akong tumayo. 4 na lalaki. Ay! Parang napanood ko na to. Apat na lalaki. Parang may napanood akong ganto. Anyways. Yung ba yung sa ban? Hoy, baka mamaya tayo pala yung satanista. Charot. Anyway, ayoko nang hinahawakan pero kailangan nila akong suportahan papunta sa bench kasi hindi naman ako makalakad. Naglalaro daw sila ng hockey at tumama yung puck sa hita ko. Si Damian yung salarin. Ay, taray ng Damian yung pangalan. Hiningi niya yung number ko kasi sasagutin daw niya lahat ng konektado sa injury ko. Binigay ko sa kanya yung Instagram handle ko. Hindi ko siya gusto. Hindi ako fan ng dark hair at blue eyes, tapos athlete. Ay, juicy! Dark hair, blue eyes, oh. Athlete, pero ayaw. Gusto niya kapwa sa tanis. Siguro. Kapwa niya may microbangs. Pero chat ng chat para tanungin kung okay ako. Ang laki nung pasa, kaya makalipas ang isang linggo, dinala na niya ako sa ospital. Sabi naman ng doktor, hindi naman daw malala at gagaling din. Cold compress lang daw. Pagkatapos noon, kumain kami sa restaurant, tapos libre niya. Yung sumunod na lunch, date na yon. Magkaiba kami sobra, gusto niya ng rap music, ako rock. Extrovert siya, introvert ako. Mahilig ako sa art at sa libro, mas gusto niyang mag-gym at maglaro ng hockey. Pero kahit ganon, hindi niya ako iniwan.
Kapag depressed ako, uupo lang siya sa tabi ko para iparamdam sa akin na hindi ako mag-isa. Wala rin naman akong kasama sa Canada, kaya madalas, pag inaaya niya ako sa rink, pumapayag naman ako. Pumunta rin ako sa last game niya sa university. Hindi ko alam na violenting laro pala talaga ang hockey. Nakita ko kung paano niya baldahin ang kalaban at ang weird kasi I find it attractive. Oy! Si Violet! Parang gustong binabalda! Pagkasadista niya! Parang si Violet gusto niya nilulumpo siya. Nakakaloka! Correct! Hindi ako makapaniwala na yung gentle giant na kilala ko ay pwedeng maging ganun kapisikal. Hindi ako umuo sa kanya hanggang nung pabalik na ako sa Pilipinas. Hinatid niya ako noon hanggang sa pintuan ng apartment ko. Malungkot niyang tinanong kung magkikita pa daw ba ulit kami. Siguro dahil sobrang magkadikit kami o dahil hindi ko mahanap yung mga salita, pero yung hug ko, naging kiss. Yun o! Bumaong ba yung kuko niya? Sure! Kasi sabi niya hindi pinapakawalan pag walang kaya kalmot. Kaya nga eh! Ay, kaya pala! Hindi niya pinapakawalan pag walang kalmot. Mm. She finds it attractive kapag ka nang babalda. May ganun talaga si ate girl. Tapos, ito na Jegs. Mm. Yung eksena sa front door na punta sa kwarto ko. No, yun. Patay tayo. Ganun pala pag athlete! Nakahinayang tuloy akong umalis. Anyway, mag-iisang taon na kami since then at nagbabakasyon siya dito sa Pilipinas. Ang gaan niyang kasama at game na game siya sa lahat kahit sa balot. Winasak ni Damien. Anong winasak? Nakakatakot naman tong kwentong to. Tingnan natin, malaki. Tapos bilang winasak. Correct, ganun pala pag-athlete. Hindi. Winasak ni Damien yung mataas na pader ko. At ipinakita niya sa akin kung gaano kaganda sa labas. Siya yung ray of sunshine ko. Well, hindi pa rin ako fan ng black hair at blue eyes. Pero I love his black hair and ocean eyes. Ay. Hanggang dito na lang, Violet. Alam mo talaga, hindi lang tungkol sa love, kundi sa life in general, everything is unexpected. Yeah. Totoo, yung hindi ko naman type yung mga ano eh, yung mga afam, or hindi ko naman type yung mga ganun, pero ang jojowain kung sino pa yung hindi mo type. Correct. O diba? Meron akong isang kaibigan, meron siyang long time boyfriend, 10 years. Tapos pumunta siya ng Guam kasi mag-work. 2 months later, kinasal siya dun sa na-meet niya sa Guam. Oo! Ganun! Kakaiba! 10 years sila nung boyfriend niya na nag-iyakan pa sila ng bonggang-bongga kasi maghihiwalay sila. Ganun. Promise each other that they will be forever. Ganun. Ayun, nakamit ng somebody sa Guam. Ayun. 2 months later, ikinasal. Kakaiba! Iba talaga ang life. Unexpected. Oo, hindi talaga natin alam kung minsan anong ibibigay sa atin ng life. True. Eh. Correct. Talagang eto yung mga bagay kung minsan na ayaw mo. Ito pa yung binibigay mo. Totoo! Hindi mo talaga gusto tapos yun yung mapupunta sa'yo. Mm. Diba? And we have to be... Hindi. Masasabi mo ba, Jex, na maging ready tayo? Hindi. Paano ka magiging ready? Unexpected nga yung mga posibleng mangyari. Oo. Pero, diba? Pero agad ang pinaka-importante sa lahat kasi, when we are doing our decisions, tandaan po natin mga kabisyo na yung decision po natin, yan po yung talagang nagdadala sa atin eh. Mm. Kung anong mangyayari sa buhay natin. Like halimbawa, kung anong sitwasyon mo ngayon, nag-decide, nahihirapan ka, it's a series of decisions ang ginawa mo. Correct. Hindi mo pwede sabihin, wala akong choice o wala akong ginawa, di ba? Hindi siya nangyari na isang basis lang na, ay biglang nangyari na lang, ay napunas ako. Walang ganon. Yung sinasabi nilang hindi ko sinasadya, yung pagbuntis, yun talaga hindi ko masyado mag-gets, hindi sinasadya. Oh. Pumunta kayo sa kwarto, di ba? Bago pa kayo nakarating ng kwarto, sumakay kayo ng Grab, taxi, UV Express, papunta dun sa Pasig, di ba? So hindi mo pwedeng sabihin hindi mo sinasadya kasi nag-decide kang sumakay ng taxi. Nag-decide ka nung sinabi nung jowa mo na papunta kayo doon. Oo. Hindi ka naman tumanggi. Nag-decide kang sige na lang, di ba? Yung pinitik yung strap ng bra mo. Yan na! Alam mo na eh. Alam mo na eh. So nagbigay ka ng consent. Ganyan. So hindi mo pwedeng sabihin na bigla na lang nangyari. Correct. So ibig sabihin, nag-decide ka. Parang ito ding si Violet, di ba?
maybe you're saying na hindi ko talaga type ang dark hair and blue eye or blue eyes, 'di ba? Pero nag-decide ka pa rin naman to bring him into your life. Pwede namang strong independent woman ka, hindi mo kailangan na maghahatid sa iyo sa ospital dahil hindi naman talaga nabali yung buto mo, pasapasa, normal lang 'yan, 'di ba? It's a series of decisions doon pa lang. Nung nabangga ka, pwede ka naman umuwi mag-isa. Correct. Pwede mo binura mo sila tapos ayaw mo na. Or pwede mo hindi binigay yung number correct. Mo. Correct. So again, it's a series of decisions. Nagpahatid ka, binigay mo yung number mo. Yeah, nag-lunch kayo. Yeah. Hanggang sa sinandal ka sa pintuan. Yan, hanggang sa naabot sa kwarto. It's a series of decisions talaga siya lahat. And we're glad na yung decisions na ito ay nagbuhat naman sa'yo ng kabutihan. Minsan kasi, unfortunately in life, yun yung sinasabi nating unexpected. Pag nag-decide tayo, hindi naman laging ang ending ay masaya. Blinded lang tayo doon. Ako, a personal opinion. Blinded lang tayo na unexpected. Mm-hmm. Pero actually, kung nasaan ka sa sitwasyon, it's a serious decision. Ikaw ang nag-decide dun Ang sinasabi mo, may ambag ka dun. Oo. Hindi pwedeng nakarating ka lang doon ng wala lang. Mm. Pero ang hirap intindihin, di ba? Parang, ba't ako nakarating dito? Ano yung mga desisyon na ginawa ko in the past na dumating dito sa sitwasyon na ito? Minsan di natin makikita yung parang microbanks mo. Correct. Yung microbanks. Microbanks? Search ko nga. Pa-search nga, Papa P. Ano yung microbanks? Di ba? It's always a choice and it's always a decision to make. Mm-hmm. Di ba? So may mga nangyayari talaga sa buhay natin na sabi nga natin, feeling natin unexpected. Pero yung pumunta ka ng Canada kasi graduate ka ng cum laude, nag-decide ka nun, ha? Pwede namang mari-marikina lang. Ayan yung microbanks. Ah, ganyan ang microbanks. Full. Full banks na kalahati ng noo mo. Yeah. Ah. Alright, oras natin. 1:36 na. O siya, Diego! Sana okay ang araw mo. Ang ating kumikinang noo. At kumikinang ina.